sa atin pong online worship service. And of course, sa lahat po ng mga nandito na po ngayon, nais po namin kayong batiin. And of course, nandito po ngayon sila Kuya Ruel. Hello po sa inyo, Gallardo family. Sila Maika Castro and her family. And kay Mutya, together with sa kanyang pamilya. And kila June Manaog and family. Kila Bergonio family. Kay Bong Verano and family. And of course, kay Hesed Carino and family as well. So we'd like to welcome each and every one of you. And just a reminder before we get started, pakiready din po yung ating mga tinapay at inumin. And pati na rin po yun atin pong tithes and offerings. And then of course prepare ourselves for the message, no, for the word of God that will nourish us and that will empower us. And of course, this is today, our Resurrection Sunday. So we'd like to welcome each and every one of you. So let's get started by, of course, our praise and worship. Let us lift up our hearts in God. And before we sing our praises, tingnan po muna natin ang ating verse for the day. Okay, so ang atin pong mensahe ay nanggaling po sa 1 Corinthians 6:14. Okay, so sabi po dito, now God has not only raised the Lord, but will also raise us up through His power. And you know, as I've said earlier, no, ito po yung isa sa mga pinakamahalagang event sa atin pong buhay bilang mananampalataya is yung atin pong pagbuhay muli, no, ng ating Panginoong Hesukristo. And by rising up from the dead, He has also given us His power. And you know, it also denotes or symbolizes, no, kung ano man daw po yung patay na sa ating buhay, ang Panginoon mismo ang magbubuhay niyan sa ating buhay, no? And I just want to read to you what the resurrection reassures us, no? Sabi po dito sa kanyang salita, the resurrection reassures us that no situation or mistake is impossible for God to redeem. So wala pong imposible sa Panginoon at pinatunayan po yan sa kanyang muling pagkabuhay, no? There is no fear Jesus cannot conquer and no life Jesus cannot heal. No darkness can stand against the power of the risen God who conquered death on our behalf. There is nothing that our God can't do. And what a powerful message it is. No, there is nothing that our God cannot do. And pinakita po natin po sa atin 'yan, no, sa kanyang muling pagkabuhay, no, walang kapangyarihan yung kamatayan, walang kapangyarihan yung pagkatakot po natin, walang kapangyarihan ang anumang bagay kumpara sa ating Panginoon. And I hope that as we go through our life, lagi po nating isa sa isip the power of Christ. And it is also written in His Word that the same Spirit that rose Jesus from the dead lives in you. Lives in you. So we praise and thank the Lord for this victory that He has given us. And let us praise and worship the Lord with our psalms, with our hymns, and with our songs. Let us look to Him who is risen, who is alive. And let's praise God for all the beautiful things that He has done for us. So let us worship the Lord with our songs. Thank you.
now shines for all to see.
Thank you, Lord, for you are risen, O Lord God, in our life. Salamat, Panginoon, that you are alive. Thank you, Lord, for your resurrection, which gives us the power to overcome all the things that are happening in our life. And as the song goes, by your spirit, I will rise. From the ashes of defeat, the resurrected King is resurrecting me. In your name, we come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. Thank you, Lord, for all these things that you have done for us, your finished work. And by your resurrection, Lord, you have given us life. Thank you, Lord, that we will no longer fear. There is no more condemnation because in you, O Lord God, is victory, O Lord God. Thank you, Lord, for all you've done. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Ngayon naman po, tayo po ay dadako sa communion. And of course, this time is we remember his sacrifice. And you know, this is one of the things that we truly rejoice about, no? The resurrection of Christ. But before the resurrection, we have to note, ano ba yung pinagdaanan ng ating Panginoong Hesukristo? And you know, he suffered for us. His the shame, the sin, and all these things was put upon him so that we may be healed, so that we may enjoy all the good things that he has for us. So kuhanin na po natin ang ating tinapay and let us celebrate and remember what Jesus has done in our life. Sabi po sa Isaiah 53:5, but he was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He was whipped so we could be healed. And I would encourage you today na as we read these verses, no, let us personalize it because he did it for you. Hindi lang niya ginawa yan para sa lahat. He did it personally for you. And as I read it, I will read it personally and I hope that you read it too. But he was pierced for my rebellion. He was crushed for my sins. He was beaten so I could be whole. And he was whipped so I could be healed. And let us pray. Thank you, Lord Jesus, for your body which was broken for me. Thank you, Lord, that because of your perfect sacrifice, we can receive that wholeness, O Lord God, that completeness, that healing that comes from you. And we declare that by your stripes, we are healed, healthy, strong, and you will satisfy us with long life, O Lord God. And thank you, Lord God, and this we pray in Jesus' name. Let us partake. This is the blood of Christ that was shed for the forgiveness of all of our sins. Romans 5:1-2 says, therefore, since we have been made right in God's sight, we have peace with God because of what Jesus Christ, our Lord, has done for us. And because of our faith, Christ has brought us into this place of undeserved privilege where we now stand. And we confidently and joyfully look forward to sharing God's glory. The precious blood of our Lord and Savior Jesus Christ was shed for the forgiveness of all of our sins. Nang sa ganon ay matanggap po natin, we can receive freely yung kanyang mga biyaya, pagpapala sa ating pong buhay. You are no longer hindi ka na po tinitingnan ng Panginoon as a person with sin, but you are already seen in the person of Jesus Christ. And that is why all of God's goodness, all of God's blessings, all of God's promises are yes and amen to you. So let us celebrate that and let's remember what Jesus did. Let us pray. Lord Jesus, thank you for your blood that was shed for all of my sins. I am now forgiven. I am accepted.
redeemed, restored, I am the righteousness of God in Christ, and all of your promises are yes and amen in Christ Jesus. This we pray in Jesus' name. Let us partake. Lord, we thank you for making us remember who you are to us, what you've done for us, and what you will do for us, O Lord God. Salamat, Panginoon, that we are given the opportunity to look to you, to focus on you. Amidst of all the things that are happening in the world right now, Lord God, we seek you because as you have said in your word, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto us. Thank you, Lord Jesus, for your finished work. Thank you, Lord, for your love for us. In this we pray, in Jesus' name, amen and amen. Dako naman po tayo ngayon sa atin pong tithes and offerings. Let us worship the Lord through our giving. And 2 Corinthians 9:7-8 says, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things, at all times you may abound in every good work. And I love our God being a gracious and generous God. And this is our response, no, sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan sa ating buhay. We worship Him with our tithes and offerings because we know all things come from Him. At hindi lang po, He's giving us all these things. Sabi dyan, all grace abound to you. And we're talking about abundance of His grace. So that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. So let us worship the Lord with our tithes and offerings, and we may give this to our account, no, sa ating pong GCash 0977-844-4499. And let us pray. Lord, we thank you for all the favor and the blessings that you are giving us, O Lord God. Salamat, Panginoon, that you are a gracious God. Salamat, Panginoon, that you longs to give all the best for us, O Lord God. And Lord, we just worship you with our tithes and offerings, and may this be used, Panginoon, para maipalaganap ang iyong salita, ang iyong pagmamahal na ipinamalas mo po sa amin. And Lord, we thank you sa lahat po ng mga binigay mo po sa amin, yung aming mga abilidad, yung aming mga trabaho, yung aming mga talento, karunungan, Panginoon, all this good and perfect gift that comes from you, O Lord God. We praise you today, O Lord God, and we worship you with these tithes and offerings. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Alright, so tayo naman po ngayon ay dadako po sa salita ng Panginoon na ibabahagi po sa atin ng atin pong pastor na si Kuya Simon. So kung ready na po si Kuya Simon, kamusta na po? Magandang hapon po sa iyo, Kuya Simon. Hello. Hello, magandang hapon po. Naririnig ko ba ako? Yes, Kuya Simon, we can hear you. Kaya lang wala ka pang video. Lahat ba na? Kung sino man ang hindi nakakarinig, dapat magsalita na. Yeah. Ayan. Naririnig naman. Welcome, welcome, Kuya Simon. Nice to see you again. Okay. Nice to meet you again. Kahit na sa internet. Okay. Sa inyong magandang hapon po sa ating lahat. Ayan. Maliliit. Okay. Magaling na magaling ka na, Kuya Simon, mag-ano ah. Mag-present. Hindi, sige, John. Okay. So, excuse lang ah. Sige po. Okay. May tinignan lang ng konti kasi baka mamali eh. Okay. So, ang ano is happy Resurrection Day to all of us. And yung ating pong title is Guaranteed Victory. Okay? Hindi ko yan nilagay na sure victory.
Kasi kung sure, wala talagang ano yon. Hindi pumapalpak. Ibig sabihin eh hindi ka matatalo. Whereas kung guaranteed lang, may ibang ibig sabihin ho kasi. Okay? So, ngayong Resurrection Sunday, kinuha ko yung title na to na Guaranteed Victory, because when Jesus rose from the dead, He defeated Satan and we have gained the victory. Okay? Sandali lang. Iyon. Mali. Up, down, up, down. Just press this one. Yan. Kaya sabi ho sa 1 Corinthians 15:17, and if Christ is not risen, your faith is futile, you are still in your sins. So, ang isang benefit po, marami hong benefits yung Christ has risen, yung sa resurrection. Unang-una, actually doon, kaya ito ho yung kinuha ko, kasi doon ho sa atonement, sa lagi ho natin binabasa sa Isaiah 53, in the atonement, may dalawang importante na kasama ho doon. Unang-una is the forgiveness of sins, at ang pangalawa is the healing na kinuha ho ng Panginoon sa atin o binigay ho sa atin. Yun po ang two-prong na makukuha natin doon sa Isaiah 53. So, our sins are forgiven and you are healed from all your diseases. Kaya sabi dito, and if Christ is not risen, your faith is futile, you are still in your sins. So, ngayong Resurrection Sunday, we know and believe that all our sins are forgiven. Kasama ho yun sa atonement, and all our diseases are healed. Ang problema lang doon is, do you really believe that all your sins are forgiven according to Isaiah 53? And do you really believe that your diseases have been healed according to Isaiah 53? Din doon yun. So, nangyari lahat yun when Christ was risen from the dead. Kaya wala na ho tayo sa ating mga kasalanan, and we must also have to believe na all our diseases have been healed. Okay? So yun ho ang sinasabi ng Resurrection Sunday, na when Jesus rose from the dead, eto ho, na-fulfill na ho yung Isaiah 53, at eto na ho yung victory na meron ho tayo. That's why we now have a guaranteed victory, because of what Jesus has done on the cross. Kung nung namatay ho siya doon, nung nabuhay na siya muli, yung victory ay na-secure na ho. Kaya nga sabi niya, O death, where is your sting? You were swallowed up in victory. So, ang victory ho doon is when Christ died and rose from the dead. Kung namatay lang ho siya, hindi ho naiwan yung mga kasalanan natin sa grave. Dapat mabuhay siya muli para mawala yung ating mga kasalanan. So, our victory is guaranteed because Jesus has risen from the dead. Okay? So, doon sa Old Testament times, doon po sa Deuteronomy 28 verse 1, before na i-bless po sila ng Panginoon, ito po ang sinasabi niya. Now it shall come to pass if you diligently obey. Excuse lang po, masyadong malaki yung screen ng di mabasa. Okay. Now it shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments, which I command to you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. So ang sinasabi ho dyan, before na ibigay ho ng Panginoon yung kanyang blessings, yung kanyang pangako sa Israel, kung babasahin niyo itong Deuteronomy 28, before ho nung blessings, unang-una ho ay gagawin ng Panginoon, I will set you high above all nations of the earth. So kung nakaset high ka na niya ng Panginoon, andun po na blessings will follow. Okay? Keep that in mind. Pangalawa,
He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. So Psalms 91, bago ho natin mapakinabangan ho lahat, yung protection, yung deliverance, yung long life na ibibigay ng Panginoon ho sa atin, you have to be dwelling in the secret place of the Most High. So ang secret place of the Most High ay talaga namang above the earth or nasa heaven ho dapat. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. So makikita natin dito, before God can bless us, before God can help us or give us honor and glory, He will first set us high above all the nations, and we must be set above doon po sa Most High place. So may nabanggit din si Pastor Juno nakaraan na He will set our feet on high. Okay? Sa Psalms 38, I think. Okay? So bago mangyari yon, God will set you above bago dumating yung blessings, honor, glory para ho sa atin and mga deliverance. So nung namatay ho si Kristo, ganito ito ho ang ginawa ho niya sa atin. Sa Ephesians 2:6-7, and raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us in Christ Jesus. So, makikita natin na ngayong New Testament times, God has raised us up together with Him and we are seated with Christ in the heavenly places. So, nung Old Testament, kailangan kang itaas para i-bless ka ng Panginoon at gawin yung kanyang promises sa'yo. Ngayon, He has raised us up with Jesus together in the heavenly places in Christ Jesus. We are seated with Jesus at the right hand of the Father. Dahil na nandun na tayo, now He will show His exceeding riches of His grace in His kindness toward us in Christ Jesus. So, makikita natin na we are far above principalities. We are far above demons. We are far above diseases. We are far above all kinds of enemies because He has raised us up together with Him in the heavenly places. So, yun ho ang nangyari when Jesus rose from the dead. Okay? Now, He is ready to bless us, kasi sabi ko sa Ephesians, yes, bless us with every spiritual blessings. So makikita natin dito na when Jesus rose from the dead, He gained the victory, and now we have the guaranteed victory. Okay? So kung titingnan natin kung guaranteed victory, parang ganito ho yan. May mga... halimbawa ho sa boxing or ano mas maganda example. Sa wrestling, ano yung WWE? Yeah, SmackDown. SmackDown, okay? Ang sinasabi ho nila, mga fixed ho yan. Alam na nila kung sino ho yung mananalo. Fixed ho yan. Pero kahit na fixed yan, para manalo ka, you have to show up. Kailangan mo pa rin magpakita. Or sa boxing matches, sa mga boxing, di ba minsan may controversial na mga decisions, kahit na maliwanag na maliwanag yung eto ang nanalo, ang sinasabi nila fixed, okay? Parang halimbawa, may daya, hindi naman daya, pangit yung ano na daya. Fixed or binayaran, inayos na yung boxing match. Kahit na inayos na, you still have to show up para manalo ka. Kasi kung hindi ka nag-show up, hindi ka pa rin mananalo. Pero kung nag-show up ka, it's a guaranteed victory. Kasi dumating ka ho doon. So, makikita ho natin, because we have a guaranteed victory, all our fights have been fixed. Mas maganda sabihin dyan, actually, Jesus paid it all. Okay? Na tinalo na niya lahat yung kalaban natin, kaya guaranteed yung victory natin. Pero hindi ho mangyayari yon kung hindi ho tayo mag-show up. Kung hindi tayo dumating ho doon sa laban. Okay? Ngayon, sasabihin nyo siguro, bakit kailangan pa natin lumaban? Di ba? Kung fixed din lang. Ito ho naman, sasagutin ko na lang sa next messages. Pero ang immediate na sagot ho doon is, when you live godly,
you will surely have tribulations. You will surely have fights dito ho sa mundo. Pero when you get into the fight, talagang fix ho yung ano ho natin, yung ating laban. So sure na panalo dapat kung dumating ka ho doon. Pero dahil sinasabi ho natin na fix ho yung ating laban, we still have to show up. Kaya nga ho sabi ho sa paano natin nakikita na guaranteed ho yung victory ho natin. Sabi po sa Revelations 12:11, pag nandun na ho tayo sa fight, kailangan ho natin alamin ang mga ito so that the guaranteed victory will come to fruition. Okay? And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. So, ang unang-una ho nating ilagay ho sa isip ho natin, or ano ang ginawa ng mga saints na nauna na or mga papasok pa, ang sabi ng ganyan, they overcame him who is Satan, yung hinjan is Satan, by the blood of the Lamb. We have to overcome Satan or our enemies by the blood of the Lamb. Okay? Ginawa na ho ni Jesus yon. Kaya nga, all things that pertains to life and godliness has been provided for because of the blood of the Lamb. Okay? And by the word of their testimony. So, dalawa ang ginamit nila. The blood of the Lamb, at ang pangalawa, the word of their testimony. Ano ba ito yung word of their testimony? Yung word of their testimony, ang akala ho natin sa testimony is, pag nangyari na, halimbawa, uy, nagka-cancer ako, tapos gumaling ako, yun ang testimony mo. Yun ang alam natin na testimony. Or you went through a certain trial, tapos natapos na, and then sasabi mo, ito yung testimony ko. Hindi ho yun ang ibig sabihin ng the word of their testimony. Sabi ho sa ano, di ko na ilagay ho dyan, sabi ho sa contemporary English na version, sabi dito, our people defeated Satan because of the blood of the Lamb and the message of God. So yung the word of their testimony is the message of God. Ano ho ba yung message ho natin? What is the word of our testimony? Pag may sakit ho tayo, the word of our testimony is, by His stripes, we were healed. You know that is the word of our testimony. Our testimony is, what are we saying now while we are in the fight? You know yung word of our testimony. After all, the angels take heed on the voice of His word. So kailangan ho natin sabihin, what is our testimony according to the word of God? Kung we are in crisis, ano ho ang makukuha natin word of testimony? My God shall supply all my needs according to His riches in glory. So, yun ho yung mga word of testimony natin. Pag may sakit ho tayo, ano ang sasabihin natin? And the spirit of life in Christ Jesus has freed us from the law of sin and death. That is the word of our testimony. Yun ho ang ibig sabihin, we overcome Satan, or we overcome everything by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. Ano bang testimony natin? Mas madalas sinasabi natin yung testimony natin is on the negative. Wag ho. We have to take the word of God, and that is the word of our testimony. Ngayong pandemic, what is the word of our testimony? The pestilence that stalks in the darkness will not come near my dwelling. Okay? God will protect me. The angels of God are here. That is the word of our testimony. Meron akong narinig na testimony ho doon sa Sidroth Supernatural. Meron hong wheelchair bound na babae. Tapos sabi niya, naniwala siya na God has healed her. Na sabi niya, pinagaling na ako ng Diyos. Sinabi ng Diyos sa akin kasi by His stripes, I was healed. Kinood niya yung Isaiah 53, Matthew 8, and 1 Peter 2:24. Sabi ng Panginoon sa akin, I was healed. So, pag pumupunta ako sa church, sabi ng pastor, sino sa inyo ang ginamot na ng Panginoon? Sabi niya, nire-raise niya daw niya yung kamay na I was healed. Pero nasa wheelchair pa rin siya. Months, ganun na nangyayari. 3 months, 4 months, matagal, ilang months. Pagka sinasabi, who was healed? Sabi niya, I was healed. Until one time, sabi niya,
yung pastor, sinideline siya, sabi niya, huwag mong sasabihin na pinagaling ka na ng Diyos kasi hindi totoo. You are in, anong tawag doon? Nasa wheelchair ka pa rin at parang, hindi ko makuha yung word na, parang nagkukunyari. Hindi. Hindi. Akala niya, parang, hindi ko makuha yung word. Pero parang dinadaya mo yung sarili mo, hindi ka talaga healed. Sabi niya, Pastor, I was healed. So, nung umuwi siya sa bahay nila, doon na siya sa room niya, sabi niya, Lord, sinabi niyo, healed na ako. Bakit nandito pa rin ako? And she said na nagpakita sa kanya ang Panginoon, all you have to do is rise up from that wheelchair, get up and walk. And in-extend daw nung Panginoon yung kamay niya sa kanya at hinawakan niya, and then she stood up and she was healed. So, you know, that is the word of our testimony, that in any circumstances, we have to have a word of testimony. The blood of the Lamb is there, pero we have a part to play. Hindi ho pwedeng ang Diyos lang ang gumawa. Wala ho sa Biblia yan. God did it all. Pagdating ho sa buhay ho natin, hindi. We have a part to play. Kaya dito, the blood of the Lamb and the word of their testimony. I hope na maliwanag ho yun. Okay? Ang pangalawa, kaya fix ho yung ating is Jesus said to them, if you can believe, all things are possible to him who believes. So kung kaya daw natin paniwalaan, talagang mangyayari ho yun. And it is a guaranteed victory when we believe that all things are possible. Kailangan ho natin i-program yung mind ho natin that all things are possible. Okay, kaya nga yung possibility is dependent on how much you have to renew your mind on the word of God. Kailangan ho natin nakuha ko na ho yung ibig ko sabihin sa naka-wheelchair. Sabi ng pastor, huwag mo nang sasabihin na healed ka kasi may sakit ka, you are in denial. Yan pala yun. Sorry. So, makikita natin dito na if we believe, all things are possible. We have to renew your mind. Yung miracles natin or blessings natin is dependent on how much we have to renew our minds on the word of God. So, kailangan natin i-program yung mind natin that all things are possible. Okay? Sabi rin ho sa 2 Corinthians 2:14, now thanks be to God who always leads us in triumph in Christ and through us diffuses the fragrance of His knowledge in every place. So, makikita ho natin dyan na we will always triumph in Christ. He will always lead us in triumph in Christ. So, makikita ho natin that our victory is guaranteed because God or Jesus Christ will lead us to triumph or will lead us to victory. Okay? Sabi ho ng Philippians 2:10-11, that at the name of Jesus, every knee should bow of those in heaven and of those on earth and of those under the earth. Okay? And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So makikita ho natin dito, we have a guaranteed victory because sabi ni Jesus, every knee must bow. Ang sinasabi ho ng marami ho dito is that lahat ho ay masisave kasi every knee will bow. Hindi po. Nakalagay ko kasi dyan of those in heaven, of those on earth, and of those under the earth. So ibig sabihin, kahit na yung mga nangamatay na, kahit hindi nila ina-acknowledge si Jesus, there will come a time na pipilitin ho silang mag-kneel before Jesus and say that Jesus is Lord. So kung di pa niya ho nasasabi yan, kung may nakikinig ho sa ating iba that you have not made Jesus your Lord, better fold your knee before God and you will be saved. Kaysa pilitin ho kayo, nasa hell na kayo, pipilitin pa ho kayong mag-kneel or mag-bow. Or di ko alam, baka sipain ho ng anghel yung inyong tuhod doon ho sa impyerno at magninil pa rin ho kayo. Di ko ho alam. But every knee will bow and confess that Jesus
is Lord. So, ganun ho yun. So, if you have circumstances, all those knees will bow in Jesus' name. Okay? So, makikita ho natin. And at the name of Jesus, every knee should bow. Meron ho akong... there is power in that name. Ito ho yung pinaka-importante ho natin na dapat gamitin when circumstances come or nasa fight ho tayo or kung nasa boxing ho tayo, nasa situations ho tayo. Ang number one ho na ginagamit ho natin dapat that at the name of Jesus, every knee should bow. Di ba, when we cast out demons in the name of Jesus, get out. In the name of Jesus, be healed. So there is power in the name. After all, the demons shudder, the demons shake when they hear the name Jesus. So parang ganito yan. Ganito ho kaganda ho yung name na to, the name Jesus, Jesus Christ or the name Jesus. Nung namatay ho si Kristo, nung nabuhay na siya muli, we inherited that name actually. He is the one living in us. We have Jesus in us. Kung titingnan ho natin, Jesus was married to us. So yung apelyido ho natin ay napalitan. It is Jesus. So kung nakikita ho na tayo ni Satan, all he sees is our family name, Jesus. Kung halimbawa po, nasa mga business meeting ho kayo, tapos ang kausap nyo ho dyan, sina MVP, Ramon Ang, Bill Gates, Steve Jobs, makikita nyo ho, yung mga name na yan, respected ho yan. Okay? Respetado ho yan sa angulo ho ng commerce or business. Kaya na-powerful ho yung mga names na yan. Kaya pag nagsalita ho yan, may weight ho yan lagi. May ibig sabihin mo yan. Makinig ka kasi meron laman. Pero at the name of Jesus, every knee will bow. Satan will bow. All diseases will bow. Yun ho yung name na meron ho tayo. And kailangan ho natin i-master ho yung weapon na ho yan. Halimbawa ho, meron hong mga athletes or mga boxingero na talagang pinapractice ho nila yung isang technique lang. Okay? Sabi nga ni Bruce Lee, hindi ako natatakot sa kalaban na merong 1,000 techniques. Pero mas natatakot ako sa kalaban ko na may isang technique na pre-practice yan ng 1,000 times. So, dapat may isang technique lang ho yan. Or halimbawa, ako halimbawa, may kalaban ho ako. Tapos ang technique lang ho niya na minister ng husto na kung may kalaban siya, kakagatin ho yung tenga. Hindi ho si Mike Tyson ho yun. In-example ko lang yun. Halimbawa ho, may kalaban ka na laging expertise ho niya ay he will always go after your ear. And there will always come a time na na ma-hit ka sa ear. So eto ho yung technique na pre-practice ho niya and he will never fail. Yun ang tinatawag ng Panginoon na single-mindedness. Okay? Na yun lang yung punteriya mo, yun lang ang pre-practice mo, yun lang ang gagamitin mo. So, when you are in circumstances, it must be automatic that the name of Jesus, matatalo ho yan. Ganun ho kalakas yung the name of Jesus. Our goal is to have yung craft na it is automatic. Now, when we are in circumstances, we have the name of Jesus. That is our technique or that is our weapon against all circumstances. Okay? Yun ho ang Philippians 2, 10 to 11. Every knee would bow at the name of Jesus. May kinukwante ho dati si Pastor Rock nung nasa Sampaloc pa ho kami. Meron daw ho isang taxi driver na hinold up. Tapos gabi. At dahil wala ho siyang maibigay, tinutukan ho siya ng baril dito sa ulo niya. At yumuko na lang ho siya doon sa manibela at sabi niya, in Jesus' name, hindi po putok yan. Hindi ho pumutok yung baril. Yun ho yung kinukwento sa amin before ni Kuya Rock. And that is how powerful the name of Jesus.
Jesus is. So we have guaranteed victory because of the name of Jesus. Okay? In Galatians 6-9, and let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Ito na ho. Let us not weary in doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Yung ibang translation dyan, we shall reap if we do not faint. Okay? Lahat ho ng games, lahat ho ng, example na lang ho natin, yung sa Olympics ho, yung 100 meter dash, isa lang ho ang mananalo. Okay? At pero pagdating sa spiritual na bagay, maraming mananalo. Yun ho ang sabi ni Pablo sa Corinthians. Okay? Many will win in the race. So makikita ho natin dito, if you do not faint in the race, you will win. You shall reap. Pagka tumakbo ho kayo na marathon, at hindi ho kayo nag-faint or hindi ho kayo huminto at natapos niyo yung marathon hanggang sa finish line, you will always reap. Okay? Kasi natapos mo. Ganun din ho sa buhay Kristiyano. When we are in a situation, when we are in trials, we must not lose heart because in due time, we shall reap if we don't get weary or when we don't faint. Dapat ho, wag ho tayong susuko. Yun ho ang sinasabi ho ng Panginoon ho dito. If we do not faint, nakukuha nyo yung picture na kung nasa race ho kayo, in a spiritual battle, hanggat di kayo sumusuko at matatapos nyo ho yan because you will surely reap if you do not lose heart or if you do not faint or kung hindi ho kayo bumigay or hindi ho kayo huminto. Yun ho ang sinasabi ho ng verse na ito. Let us not grow weary. But we must not, and we should not faint, we should not lose heart, and we shall reap. So we should not grow weary. Okay, so yun ho ang sinasabi ng ating Panginoon. So kasi if you lose heart, if you faint, then that's it. The part for us to play is to not grow weary, not to lose heart, but to go on doing good. And we shall reap. Pag di ho kayo nag-receive, hindi ho nag-faint ho kayo. Ganun lang ho kasimple. You did not gain victory because you fainted. You lost heart. You grew weary. Yun lang ho yun. So, if you don't faint, you reap. If you faint, you do not reap. If you faint, you do not receive. If you receive, you fainted not. Ganun lang ho kasimple ho yun. So let us not grow weary and lose heart or do not faint. Sabi ho sa Revelations 2:7, who has an ear, let him hear that the Spirit says to the churches, to him who overcomes, I will give to him from the tree of life which is in the midst of the paradise of God. 2:11, who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes shall not be hurt by the second death. Okay? Revelations 2:17, to whom has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give some of the hidden manna to eat, and I will give him a white stone, and on the stone a new name written which no one knows except him who receives it. So makikita ho natin dito, we are in a race, nasa circumstances ho tayo, sabi niya, he who overcomes. Yung mga overcomer, God has prepared something for us. Yung sinabi ho natin before, yung rewards. If you finish the race, we always have rewards. So, ang overcomers ho dito, yun hong mga hindi sumuko na any situation or any good thing na ginagawa ho nila or in a ministry especially, ay yung mga hindi sumuko, ay meron hong rewards. I will give him a white stone and on the stone, a new name written. Di ko na ho alam muna yung white stone, a new name, pero meron ho yan. Pwede ho natin pag-aralan. But God can give us a new name and a new stone when we overcome. He gives us the manna, He gives us the reward. So ganun ho
yung atin pong guaranteed victory, andun ho talaga, God has done his part, we have to do our part. At ito ho yung mga kanyang sinasabi. Okay? Sabi po sa, for whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, even our faith. So, after all, our victory is connected with our faith. It overcomes, the victory that has overcome the world is our faith. If you don't have faith, then you will not have the victory. Huwag na natin masyadong discuss yung faith, we've been discussing it. Faith is believing in God and acting on it. So, our faith is the victory that has overcome the world. Okay? If you don't have faith, you don't have the victory. If you have the victory, then you have the faith. Okay? So, it is our faith that has overcome the world. And this is the one that guarantees our victory, even our faith. Sabi ho sa Proverbs 24:10. Nawala. Sapa. If you faint in the day of adversity, your strength is small. So, sa fainting pa rin ho. Sa losing heart, sa surrender, or sa umayaw. If you faint in the day of adversity, your strength is small. So, kung sumuko daw ho tayo, mahina yung lakas ho natin. Okay? Ibig sabihin, hindi ka nag-training na maayos, hindi ka tumakbo ng marami, wala kang stamina, your strength is small if you faint in an adversity. And if you put this in parallel with Psalm 24:10, who is this King of Glory, the Lord of Hosts? He is, sorry, Psalm 28:7. Psalm 28:7. Basahin ko. Psalm 28:7. Namali yung ating Psalm 28:7. Psalm 28. Kung may Biblia ho kayo, pakibasa para mas maganda. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him and I am helped. Therefore, my heart greatly rejoiced and with my song will I praise Him. The Lord is my strength. So kung sinasabi ho nyo na your strength is small in the day of adversity, you are saying that your God is small. The Lord is my strength. Because the Lord is our strength, it must not be small. Pagka nag-faint ho kayo in the day of adversity, you're saying that God is not strong. Yun ho ang parallel ho niyan. Psalms 28:7. Okay? So, if you faint in the day of adversity, your strength is small. In contrast, the Lord is my strength. Kung i-parallel ho niyo yan, you're just saying that your God is small if you faint in the day of adversity. So, yun po ang sinasabi ng Panginoon. Our victory is guaranteed because He has risen from the dead. And sabi ho sa Proverbs, the Lord is a strong tower, the righteous runs to it and are safe. We are always safe in the Lord because He is our strong tower. We are always safe in Him. Sabi niya, we will run to Him. A tower is never, yung fortress ay hindi ho nilalagay sa malapit sa city. Inilalayo ho yan para maprotektahan ho yung city. At wala hong fortress na may gulong. Talagang kung yung Wall of China ay yung fortress na yon ay nasa labas ho ng Beijing para malayo ho yung kalaban. Sabi ng Panginoon, the Lord is strong tower, the righteous run to it and are safe. Doon ho tayo pupunta. You never retreat to a fortress. You run to a fortress. Okay? So the Lord is strong tower. This resurrection day, we are rest assured Satan has been defeated. We have the victory and we have to fight from a platform of victory. Naalala ko sa Psalm 23, even though I walk through the valley of the of
the shadow of death, I will fear no evil. He prepared a table before me in the presence of my enemies. So meaning, this resurrection day, all our enemies ay natalo na. He is a roaring lion. Parang wala nang magawa sa atin. Ang problema sa atin, nasabi ko na ito before, ang problema sa atin, pag nag-roar ho yan, binibigyan natin ng pansin. Instead of focusing on the table that was prepared by God in front of us. So that is the victory that we have. A table is prepared for us. All our enemies has been defeated because Jesus has risen. And all the people say, Amen. Maraming salamat po. All right, thank you, Kuya Simon, for that wonderful message, no, very powerful message about our guaranteed victory in Christ. No, guaranteed victory. So ibig sabihin pag sinabing guaranteed, siguro ano na 'yan, nakapwesto na 'yan. Naka-fix na, no. But thank you again, Kuya Simon, for sharing this. And you know, one of the things na nakita po natin dito sa kanyang salita is that we can have this guaranteed victory, no, by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. And that is very important. And also, it is also based on what we believe in. Sabi nga po, all things are possible to him who believes. And in the midst of our problems, in the midst of the things that are happening around us, know and declare the power of the name of Jesus. No, napakahalaga po noon. Sabi nga po, every knee will bow in the name of Jesus. So make sure na lagi po nating pinapractice yan. We have to do our part. And that is that what we call yung sinabi ni Kuya Simon, a single-mindedness in the name of Jesus. And that is the power of God. And for us to have that victory, we should have that faith. No. And lastly, sabi nga po niya sa Galatians 6:9, no, let us not give up. Huwag po tayo susuko. Kasi sabi nga po, siyempre pag sumuko tayo, hindi natin ma-gain yung victory that God has for us, no. So let us not grow weary. And one thing na nakita ko dito is yung palang weary, pagiging balisa, pagiging maalalahanin, yung worrisome attitude, eh pwede palang mag-grow yan, di ba? Let us not grow weary, but instead let us grow in the knowledge of God, let us grow in the power of God, in the name of Jesus, every knee will bow. All right, so amen, amen to that. Thank you so much again for that wonderful message. And at this time, if you have something to share, any thanksgiving, anything that you would like to pray about, kung meron po tayong gustong ipagpanalangin, ipagpasalamat sa Panginoon, maaari po nating mapakinggan yan. Of course, atin pong mga naandito sa ating online worship po sa ngayon. So anyone that would like love to share, please feel free to unmute yourself. No? And of course, let's go around the room and kumustahin po natin ang ating mga kapatid dito sa ating online worship sa ngayon. Okay, so simulan muna natin. Of course, dito kila Ate Lenny. Hello, hello sa inyo, Ate Lenny. Magandang araw sa inyo. Napakainit po ng panahon ngayon. And I hope that lahat po tayo ay safe, no? Safe, safe and healthy. So, Ate Lenny, you can unmute yourself. Magandang araw sa inyong lahat dyan. Hello, good afternoon. Hello, hello. Happy resurrection sa inyong lahat. Magandang araw. Hello. Kamusta kayo? Mabuti naman po sa biyaya ng Panginoon. Salamat po sa nagbigay ng mensahe sa araw na ito kay Pastor Simon. Talagang ang Diyos ay buhay. Amen. Dahil sa kabila ng sitwasyon natin ngayon, hindi tayo natitibag sa ating mga suliranin. Sa mga problema, hindi tayo nagpapatalo. But instead, isipin lang lagi natin na ang Diyos ay kasama natin. Pinangako niya sa John 15:7. Sabi nga niya, kung kayo'y mananatili sa akin at ang salita ay mananatili sa iyo, ano man ang iyong hilingin at ibigin na ipagkakaloob. Amen. Dahil
medyo yung ating mga finances ngayon ay tagilid, pero purihin ng Diyos, nakaka-survive pa tayo. Salamat sa Diyos sa kanyang pagkabuhay dahil tayo ay nabuhay namang muli sa kabila ng mga pagsubok na yan. Talagang ang Diyos ang aking sandigan, ang Diyos ang ating kalakasan. Salamat po sa mensaheng yan dahil diyan ako naniniwala na buhay ang Panginoon. Amen po. Salamat po, Pastor Rico. Thank you so much, Ate Lenny. And of course, God bless sa inyong lahat yan. And, thank you po. Alright. Amen. Amen. And ngayon naman po, dako naman tayo kila Maika. Hello, Maika. Kamusta? Hello po. Naririnig po ako. Yes. Yes, we can hear you, Maika. Go ahead. Pasensya na po sa boses ko kasi medyo masama din po pakiramdam ko. Pero nasa bahay lang po ako. Sa init lang po siguro to. Tapos ayun nga, nagpapasalamat ako kasi sa word is tugmang-tugma po siya sa nangyari sa akin na nakaraan. Kasi po, alas 12 po yun eh. Alas 12 po siya yung matutulog na po ako noon. Tapos bigla pong sumakit yung tiyan ko. Sobrang namimilipit yung tipo, sobrang sakit na po, sumiyak na ako, wala. Hindi ko po ginising yung family ko. Pero andun din po yung pag-claim ko na pagising ko is mawawala na. So tugmang-tugma po siya kasi binanggit ko po na in Jesus name, mawawala po siya pagising ko. Kasi hindi rin po makatulog nun sa sobrang ano. Sabi ko na, Lord, in Jesus name, ano po, magagaling ako pagising ko, wala na po to. Tapos, ayun nga po, praise God, kasi pagising ko po talaga ng kinaumagahan is nawala po talaga siya. Tapos ngayon po, medyo masama nga po yung pakiramdam ko, pero kiniklaim ko pa rin po, nandito po yung healing agad niya. Ayun lang po. Thank you po. Amen, amen. What a powerful testimony. Salamat, Maika, for sharing that. And we declare in the name of Jesus na yung nararamdaman mo ngayon is completely na umayos na, no, na mawala na. So, yes po, in Jesus' name. Amen, amen. Thank you so much, Maika. And of course, pahinga ka muna, pagaling ka. At napakainit naman talaga, no? So, tsaka hindi naman po ako lumalabas. Wala naman po pupuntahan. Kaya sabi ka, hindi naman po to COVID. Kasi nandito lang po talaga ako sa bahay. Mag-iisang buwan na po ako nandito sa bahay. Ayun lang po. Thank you po. Alright. Amen. Amen. Thank you so much, Maika. Ayan. Okay. Dako naman tayo kay Mucha. Nandito si Mucha. Ewan ko lang kung available siya. Mukha nasa daan si Mucha ngayon. Hello, Mucha. Nakakapag-share ka ba? Ayun. Hello, Mucha. Hello. Good afternoon. Hello, good afternoon. nasa tindahan po ako. Good afternoon po sa atin lahat and happy Resurrection Day. Sobrang na-bless ako sa preaching ni Kuya Simon, although habang nasa daan po ako. Natutuwa lang ako dun sa guaranteed victory. Sandali po, may kausap na ako. So thank you very much po. I really appreciate yung ating victory sa in Jesus Christ. Amen. Amen, amen. Ayan, sige, may kausap na si Mucha. So thank you so much, Mucha, for listening and at the same time for sharing that. Ngayon, dako naman tayo kila Kuya Jun. Hello, Jun. Magandang araw sa inyo. Hello, good afternoon. Ayun, hello, good afternoon. Pasisil daw, huwag niya sabihin. Ayun, nagtatago. Anyway, happy Resurrection Day sa inyong lahat. Katulad niya na binigit ni Brother Simon kanina, no? Yung resurrection kasi yung pinaka-centerpiece, ano? Pinaka-evidence ng victory ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kung walang resurrection, siguro kahit anong evangelism natin, kahit anong ministries, walang maniniwala sa atin, ano? Kasi nga, yung resurrection yung pinaka-basis ng ating faith. Kung wala yung resurrection, wala din tayong faith, ano? At
yung kasi yung hope tsaka yung redemption eh, yung katunayan na there is life after death. Kasi kung wala yon, yung mga namatay sa ating panunsul ito, yung kanyang mga likod, hindi rin mabuhay, mabubuhay. No? Kaya resurrection is very important because it's the basis of our faith. Kung wala yon, our faith will be empty. Okay? Ayun lang. Happy Easter sa inyo lahat. Thank you. Thank you so much, June, for that sharing and for that message. No. So anyway, ayan, okay. So dako naman tayo ngayon kay... Sino ba dito? Si Lala tsaka kay Bong. Hello, Lala. Hello, Bong. Magandang araw sa inyo. Hello, magandang araw. Hello, kamusta kayo? Okay naman. Mabuti naman. Yun, we thank you, Kuya Simon, sa magandang message that, yun nga, guaranteed victory. Talagang na-bless kami dun sa mensahe ni Kuya Simon kasi pag-ano ulit yan eh, pagpapaalala ulit sa atin na yung mga ginawa na ng Panginoon is ano na talagang sigurado na yung victory natin eh. Mm-hmm. Yun. Kahit anong disib ng kaaway sa atin is tayo pa rin ang mananalo dahil tapos na yun eh, ginawa na ng Panginoon yung lahat na dahil sa kanyang pagkamatay, isinama niya na lahat yun. At nung kanyang pagkabuhay is yun yung at yung victorious na binigay na sa atin. Amen, amen. And of course, our prayers go with you, Lala and Bong. Salamat din for tuning in dito sa ating online worship. And we pray na yun nga, ma-restore and yung complete healing sa inyo. Okay? So, thank you so much, Lala. Magandang araw sa inyo. Thank you. Thank you sa mga prayers na patuloy na alam namin na sinasama nyo kami sa panalangin. Amen. Amen. Alright. Tingnan naman natin kung available si Pastor John. Ayan, nandito si Pastor John. Ayan, tingnan muna natin. Hindi ko lang sigurado kung makakapag-unmute sila, Pastor. Ayan, okay. Hello, Pastor. Magandang araw sa iyo. Levi po ito. Ay, si Levi pala. Hello, Levi. Opo, dadot at alam po ngayon. Levi, medyo mahina yung dating. Hello? Hello, Kuya. Hello? Oh, yan. We can hear you, kaya lang medyo mahina. Kami lang po na yung apat ang nandito ngayon. Si Dad po ay wala. Hindi po siya naka-join. Yun po. Sa amin po siguro ngayon, ay yung resurrection po talaga. It reminds yung sacrifice ni Lord para sa atin. Na lahat ginawa na niya for us. So kaya nga po, alam din namin na yung pagsubok at laban na kinakaharap din namin ngayon, alam po namin na napagtagumpayan na po namin. So with that po, thank you po sa lahat ng nagpipray po for all of us. Iyan lang po. Salamat po at regards po sa lahat. Amen. Thank you so much, Levi. And of course, just the same, no? Our prayers are with you and we know that God has already prepared yung table niya for you and your family. So we claim that, no? In Jesus' name, complete healing sa buong pamilya. Okay, so thank you so much, Levi. Thank you din po. Okay, I think wala na, no? Na-cover na natin lahat. And Kuya Simon, baka meron ka pang last words. Before tayo magtapos or baka pati sila Ate Alma baka may gusto pang idagdag or sabihin. Wala na daw silang sasabihin. Marami na daw akong nasabi. 36 minutes na sasalita. 36 minutes na ako. Tinatimingan nila. Tinatimer nila ako dito. But then anyway, siguro gusto ko i-reiterate yun. Because yung the word of their testimony. Kasi may kausap ako kahapon
he has been a pastor for 18 years. And diniscuss ko sa kanya how faith works. And wala ko sa kanila yung you have to speak it out. Kaya sabi niya, no wonder walang power sa amin. Kasi in-explain ko yung Mark 11 na whatever you say, when you say to this mountain, be moved and cast into the sea, and then whatever he says, he shall have. Or when you pray, you believe that you have received and you shall have it. So gusto kong ano yun doon, yung the power of our testimony. What are we quoting? Or what are we saying? Or anong mga testimony natin, words ng Biblia in every situation na pumupunta ho tayo or napupuntahan ho natin. Siguro yun yung gusto kong reiterate. And since yung victory natin has already been acquired or nandyan na, sabi nga natin guaranteed, pero hindi sure kasi we have a part to play. Sure yan, pag yung part natin, we did not faint, we did not lose heart, we did not grow weary. So, yun ho yung ano ko. Madalas ko din ho sabihin, in our prayer request or in every situation, hanap ho tayo ng verses, promises na ibabangga doon, and that is the word of our testimony. Yun ho, yun siguro yung last words ko ho na mas i-reiterate. And yung kay kay June, sabi niya, dahil nag-resurrect ang Panginoon, may guarantee tayo na tayo din ho ay mabubuhay. Actually, di ko na ilagay yung Jesus rose again and he is the firstborn among the many. Firstborn who was risen from the dead. Yeah. So, yun lang ho yung gusto kong i-reiterate. Maraming salamat. Amen. Amen. Thank you, Kuya Simon. And before we end, you know, it's easy to praise God when things are going our way. But I think, no, sabi nga sa mensahe na natanggap po natin ngayon, this is where faith matters, especially during these times that you are in the midst of your challenges, your trials, your troubles. Ito po yung binigay na po sa atin ng ating Panginoon that, I have already, sabi ng Panginoon, I have already given you victory. And this is where faith comes. No? This is where faith matters the most. Na we need to have that single-mindedness on the promises of God. That single-mindedness that, you know, Jesus has already paid the price, no, so that we may achieve, so that our victory will be guaranteed in the name of Jesus. And let us keep on keeping on. Sabi nga po, let us not grow weary in doing good. For at the proper time, aside from that guaranteed victory, there's guaranteed harvest. No? Guaranteed harvest. And that condition na binigay po sa atin kanina is we should not give up. We should not stop, we should not lose heart, but instead always praise him, always have that mind that God is for you, God is fighting your battles, and God is willing to give that victory, that table that he has prepared for you. So again, thank you so much, Kuya Simon, for your message and of course for the word of God. At salamat din po sa ating mga participants, sa ating mga members po ngayon na patuloy na tumutunghay, no, sa salita ng Panginoon. And our prayers are with you. And before we end, let us pray. Lord, we praise you and we thank you, Lord God, even in the midst of all these things. Lord, panibagong ECQ na naman. But again, our eyes will always be upon you, O Lord God. Hindi po sa mga distractions na nangyayari po sa aming paligid. Because you have said in your word, when we seek you, all things will be added unto us. So we need not worry, we not be anxious, O Lord God. But instead, we focus on you because we know, Lord God, that the peace which transcends all understanding, O Lord God, will guard our hearts and our minds in Christ Jesus. Salamat, Panginoon, that even right now, Lord God, yung healing mo, Panginoon, yung provision mo, Panginoon, yung protection mo, Panginoon, yung wisdom mo, Panginoon, all of the things, Panginoon, is naandyan na po para sa amin for us to receive, for us to enjoy. And we declare that all your power,
all this, all yung spirito mo na nasa amin, Panginoon, we declare that in the name of Jesus, O Lord God. And Lord, we pray sa atin pong mga kapatid, nakakaranas, Panginoon, ng mga karamdaman, Panginoon, we declare your healing by His stripes. We are healed, O Lord God. Healing be upon you, restoration, redemption, Panginoon. Thank you so much, Lord God. And even right now, Panginoon, sa mga tao na nag-aalala sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, Panginoon, we declare your abundance of grace, Panginoon. We thank you, Lord God, that you are providing each and every need na kailangan po namin sa aming buhay, Panginoon. We praise you, Lord God, and we thank you, Lord God. And even right now, who are anxious, Panginoon, nagkakaroon sila ng pangamba sa kanilang buhay, Panginoon, even right now, Lord, we thank you for you have given us a power of love and a sound mind, not of fear, Panginoon. We thank you, Lord God, for that provision, O Lord God. And right now, Lord God, as we end this, we praise you and we thank you, Lord God, as we go through our week, we remember, Panginoon, yung resurrection mo, the power that throws Jesus from the dead now lives in us, and we praise you and we thank you, Lord, for that. And just so, Lord God, we praise you and we thank you. And to Him who is able to keep you from falling, may the Lord bless you and keep you. May the Lord smile be upon you and be gracious to you. And may the Lord show you His favor and give you His shalom, shalom peace. And this we pray in Jesus' name, amen and amen. All right. So magandang araw po sa inyong lahat, and may you continue to enjoy this wonderful day, the rest of your week, and we pray that His shalom, shalom peace will be upon us. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. See you next Sunday. Bye. Bye. Bye everyone. God bless. Bye.